Sumunod yung mga pulis, kinuha nila si Lance. Kaya alam ko na buhay si Lance. Sumunod ako dito. Siyempre, dapat tapusin ko yung trabaho. Hindi naman pwede ilalaglag kayo ni Lance. Well, he's gone. So we have nothing to worry about. Ginawa ng paraan ni Harry. Okay. Paano ko sasabihin sa ano ko na wala na yung daddy niya? Andito ako para sa'yo, Lily. Hindi kasi kami okay ni Lance. Meron kami hindi pinagkakasunduan. Umalis siya ng bahay, tapos hindi pa siya umuwi. Pero umaasa ako na nauuwi na siya, na magkakaayos kami, na magkakasundo kami ulit. At magiging okay lahat. Pero hindi na mangyayari yun. Hindi na mangyayari yun. This is Sachenza. Pwede mo ba kayong sumama? Kakausapin lang namin kayo. Mag-usap nga tayo. Bakit lumabas ka ng bahay? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Hindi naman ako nilaglag ni Lance. Hindi naman yun ang punto ko eh. Alam mo ba, Agent Fernandez, meron akong nalaman. Wala akong pakialam sa nalaman mo ang mahalaga sa akin. Proteksyon na kita. Paano kita tutulungan kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, kung hindi ka makikinig sa akin? Kaya nga ako nandito para sa sarili ko, we. Alam mo, kung ano intensyon ko lang, proteksyon lang ka. Na walang mangyari sa'yo, yun lang! Pwede bang makinig ka muna? Ano? Kailangan kong malaman ng katotohanan tungkol sa anak ko. Wala akong pakialam kung ang tingin mo sa akin makasarili. Alam mo ba kung anong nalaman ko? Kung anong sinabi ni Lance? Kung bakit napunta ang anak ko sa mga atyensa? Dahil nung araw na nanganak ako, natagpuan ako ni Lance. Kinuha niya yung bata. Kinuha niya yung bata kapalit ng namatay na anak nila ni Lily. Si Lily hindi niya alam na si Camila hindi niya tunay na anak. Agent Fernandez, please, nakikiusap ako. Kailangan nating mabawi yung bata. Kailangan nating mabawi yung anak ko. Alam niyo po ba kung saan punta asawa niyo kahapon? Meron po ba siyang kagalit? O may kilala kayong tao na may motibo para saktan siya? Wala. Wala. Ma'am, kilala niyo ba ang babaeng ito? Pasensya na po, hindi ko kayo matutulungan sa ngayon.
Hindi ko pa rin matanggap yung nangyari sa asawa ko eh. Hindi ko matanggap. Pwede ba sa susunod na kayo magtanong? Thank you, ma'am. Tara. Lily, don't say anything. Let Dad handle it. Maraming salamat sa pag-alaga mo kay Jasmine. Ma'am, pasensya ka na, hindi ko na sinabi. Ayoko kasing nag-aalala ka. Pero karapatan kong mag-alala. Dahil kung tutuusin, ako ang nagtulak sa'yo para pasukin mo yung buhay ng mag-ama. Alam mo, tama si Agent Fernandez. Huwag ka kasi kumilos ng mag-isa. Madaming mag-aalala para sa'yo. Hindi lang ako. Dahil kailangan kita, nag-aalala ako dahil mamalasakit ako sa'yo. Parte ka na ng pamilya. Okay ka lang? You're not okay. You can tell me. Ano bang iniisip mo? Natatakot lang ako. Natatakot ako kay Dad. Hindi ko kasi nagawa ng maayos yung trabaho niya. Natatakot ako para sa buhay ko. Kasi pakiramdam ko hindi sapat yan eh. Alam ko, iniisip niya, binigyo ko siya. No. Hindi mo siya binigo. And if you still think that that's not enough, madami pang ibang pagkakataon para bumawi. Okay? Hey. Napansin ko parang nagpapahiwatig sa'yo si Agent Fernandez. Pareho kayo namatayan, di ba? Ma'am, wala ho sa isip ko ngayon yan. Ang mahalaga sa akin ngayon, malinis ko ang pangalan ko at mapawi ko ang anak ko. At katuwang mo si Agent Fernandez sa mission mo yan, hindi ba? Tapatin mo nga ako, Jasmine. Wala ka ba nararamdaman kay Agent Fernandez kahit nakatiting? Pagkatapos ng ginawa sa akin ng hayop na Tyrone na yun, hindi ako magpapaloko, ma'am.
hinding-hindi na ako magtitiwala ng ganun. Sana, huwag mo muna isara yung puso mo. Dahil sa nakikita ko, parang sincero siya sa'yo eh. Ang mabait naman, mapagkakatiwalaan, maaasahan.